My name is Cheryl Price and welcome to my channel. For today's vlog, re-reviewin natin yung interior at exterior features nitong 2020 Nissan Navara 2.5 liter BL 4x4 7-speed automatic transmission. Pero bago yun, gusto ko muna magpasalamat kay Ma'am Angelique sa pag-assist niya habang pinifill natin itong sasakyan na to. Kung meron po kayong mga katanungan or nagbabala kayong bumili ng Nissan car, nasa description box po yung contact details ni Ma'am Angelique. Pwede niyo po siyang tawagan or i-text. Kung magustuhan niyo ang video na to, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. So ayun guys, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang pagre-review. Nasa harapan natin ngayon itong Nissan Navara 2.5 liter BL 4x4 7-speed automatic transmission. Dito muna tayo sa overall dimension. Yung kanyang haba ay 5,255 mm at yung kanyang lapad naman ay 1,850 mm at yung taas ay 1,840 mm. Aggressive front grille. Projector headlamps with stylish daytime running lights. Yung kanyang fog lamps meron nakapalibot na chrome. 18 inches alloy wheels in 2x5 60R18. Meron din itong step board para hindi mahirapan yung sasakay, lalo na kung senior. Kasi guys, medyo mataas ang ground clearance nito na 245 mm. At saka malaking tulong din itong step pag meron kang ikakarga sa itaas. Chrome side mirror with turn signal. Then, meron siyang camera dito. Yan guys, camera yan. Actually, apat yan. Meron sa harapan, sa dalawang gilid, at sa likuran. Para yan guys, sa 360 degree views, pag magpa-parking ka, para kita mo yung harapan, likod, tsaka yung magkabilang gilid. Keyless entry din ito. May leather siya dito sa pinto. Dual airbags na rin siya. May cup or bottle holder dito. Nakatapat talaga siya dyan sa aircon vents para makatulong yung hangin or yung lamig na lumalabas dyan na mapanatiling malamig yung ating inumin. At syempre, may compartment dito. Leather seat din to guys ha. Isang dangkal yung distance ng tuhod ko mula sa likod ng front passenger seat. Ibig sabihin guys, maluwag yung kanyang legroom. Yung layo naman ng ulo ko sa kanyang bubong ay isang dangkal din, which is okay na okay. Oo nga pala guys, no? Ang height ko po ay 5'2". May aircon vents din dito sa likod para mas komportable yung nakasakay. Although hindi naman kailangan kasi guys, 5-seater lang naman to. Kahit siguro yung mga aircon vents lang dun sa harapan yung naka-open, malalamigan din naman yung mga nakaupo rito sa likod. Yung totoong reason bakit ilagyan ng aircon vents dyan, kahit 5-seater lang to, para muli mo maramdaman yung lamig nung panahon na nanlalamig na sa'yo yung ex mo. Charot! Joke lang guys. Then, meron ding cup holder dito sa ibaba.
May camera din po dito sa likod. Nakalock, di ko mabuksan. Ibibigay ko na lang yung bed dimension. Yung kanyang haba, 1,503 mm. Yung lapad naman po ay 1,560 mm. At yung kanyang lalim ay 474 mm tones of space. Power door locks and power side mirror control. Eight-way power driver seat to guys. Ito guys, up and down. Sa upuan niyan guys, ina-adjust niya yung kapal at nipis ng upuan. Yung mismong inuupuan. And then itong nasa gitna, adjustan niyan mismo ng upuan. Paatras at paabante. And then ito namang nasa dulo, yung sa may balakang natin guys, sa bandang likod dito upuan, na-expand din yon. So ito yon guys. Para mas komportable yung driver. Power steering with leather wrap. May cruise control din to and hand free phone dito sa manibela. Dito naman sa dashboard guys, meron siyang tray. And then meron din power outlet. Eight-inch display audio with CD. Tapos pwede ka rito mag-connect ng Bluetooth, AUX, USB, Apple CarPlay, at Android Auto. Manual air conditioning system. May USB port dito at power outlet. Pwede ka maglagay ng cellphone dito habang nagcha-charge. At guys, yung magkabilang gilid nito, meron niyang cellphone holder. Hindi lang kita sa shot kasi medyo madilim. Pero mamaya guys, makikita niyo yan dahil dadaanan niya ng camera natin. 7-speed automatic transmission with manual mode. Armrest at merong dalawang cup holder. And then guys, sa loob ng armrest, meron diyang USB port. Pwede ka mag-charge ng cellphone. Ito yung tumataas. Yes po. Tapos ano naman to ma'am? Ito po, yun sa ganda po niya. Ah, yun po. Kasi iba po. Pagka ano po, kasi nila yung dikit dito. Ito sa likuran. Opo, sa dikit po, sa ganda po. Ibigay yung chad down, up and down. Ah, yun. Under the hood is 2.5-liter, 4-cylinder, 7-speed automatic with manual mode, diesel engine. Thank you.
niyang rear view mirror, meron niyang auto dimming. So, ibig sabihin niyan, guys, kahit natamaan ng liwanag or ng ilaw, yung rear view mirror na to, hindi kayo masisilaw. Meron din itong automatic on and off. Ang ibig sabihin niyan, guys, pag in-start mo yung sasakyan mo, automatic iilaw yung iyong headlamps. And then, kung sakasakali naman na maiwan mong bukas yung ilaw, huwag kang mag-alala, meron kang peace of mind dahil automatic sasara yung mga ilaw. So, ayun guys, dito ko na tatapusin ang ating video for today. Kung nagustuhan mo ang video na to, please give it a thumbs up. At ulitin ko, kung hindi ka pa nakakasubscribe, please do subscribe. Hit the bell button so you get notified whenever I post a new video. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa aking next vlog.